pagbo-vlog natin. So, hindi ko naman alam kung magiging consistent na yung pagbo-vlog natin. Pero, tinry ko mag-vlog ngayon para i-update kayo kung ano nga ba yung status ni Jirin. So, kasi diba, last vlog ko is may issue nga tayo, may problema tayo dito kay Jirin. Problema natin, yun ay nagbabago-bago yung RPM natin kapag uminit na yung makina. Tapos may mga times din na kapag hinawakan natin tong clutch, gaya nito, is yung RPM natin is bumababa or may time din na mamamatay. So ano nga bang nangyari? Bakit nagkaganon? So kung maalala nyo, nung time na pinagawa ko si Jirin, pina-adjust natin yung idle. Kasi sa reading niya sa kanyang TFD is, ang idle natin is around 1.7 to 1.8. So nasa pagitan siya ng 1 and 2 na yan. Ganun yung idle natin before. So tinry natin ipaayos yun. And hindi ko alam kung dahil ba dun. Kasi nung time na yon is, naging okay siya. Tama na yung idle niya, 1.5 na lang. So hindi ko sure kung sa reading tama rin. Pero bumaba na yung idle niya. Pero simula nung time na yun is, yun na, nag-start na yung pagbago-bago ng idle niya. Kunwari, galing ka ng high RPM, bumirit ka, tapos nag-minor ka, dun siya. Magiging 1K RPM niya, tapos may time na mamamatay. So napaka-delikado nun. So halos 3 months nating tiniis yung ganong klase ng setup kay Jirin. So hanggat maaari, hindi ko siya ginagamit. Nilimit ko yung paggamit sa kanya. Naulan na. Then yun nga, after ilang months, so to be specific is nung December, pinaayos natin si Jirin, dinala natin sa casa. At ang naging problema pala niya is may nakatupi sa kanyang throttle body. Hindi ko alam kung yung idle screw mismo. Basta may part sa throttle body na nakatupi. So yun pala yung naging problema kung bakit yung idle niya is pabago-bago. Bali, ang ginawa ni Sir Earl, siya yung chief mechanic ng FKM. Talagang sobrang lupit gumawa. Lahat ng 3GP owners, ang recommend nila is kay Sir Earl magpagawa ng 3GP nila. Kasi talagang sulit. So yun, nung time na inayos nga yung throttle body niya, binalik sa form yung nakatope na part ng throttle body is, grabe, naging aggressive ulit si Jirin. Nanibago ako, parang hindi ko siya motor. Nung time na inuwi ko siya, naninibago talaga ako. Talagang kapag binirit mo is parang may iiwan ka eh. Ganun yung feel niya eh, nung time na naayos siya eh. Eh kasabay pa nung naka aftermarket exhaust tayo, tapos naka racing spark plug tayo, naka iridium 3 electrode tayo na spark plug. Talagang grabe yung performance. Labas talaga yung performance niya. Akala ko dati goods na yung mga naunang video ko na konting bira pa lang, 100 kaagad, wala pa pala yun. Mas maganda yung setup niya ngayon, simula nung naayos siya. So yun, I am very confident to say na ayos na tong 3GP natin, si Jirin. Talagang lalaban na ulit sa long ride. Sa mga 3GP owners dyan, huwag nyo na ipaayos yung idle nyo. Okay na yung 1.7 yung reading natin sa TFT, pero 1.5 lang talaga siya sa diagnostic tool. Okay na yun, huwag nyo na ipagalaw, huwag nyo na ipaayos, hayaan nyo na lang.
kasi di naman makaka-affect sa performance yun. Para hindi kayo magaya sa akin. Grabe guys, ang dami kong nagastos. Ilang pa home service ako sa bahay, tatlo. Pero wala talaga, hindi talaga siya naaayos. Pero ngayon, okay na. So, maraming salamat sa FKM Muntinlupa. Especially kay Sir Lloyd. Although meron pa rin nag-iisang issue sa 3GP natin. Yun yung sa spark plug cap nga niya na lumalabas yung kuryente. Then, na-research ko na issue pala to ng mga CF Moto na spark plug cap. So, common issue siya sa mga NK400 since yung spark plug cap natin is same lang naman sa CF Moto. So, kung mapapaklas na yun, mayroon yung CF Moto na nakalagay, CF250. So, siguro galing yun ng 250SR. So, ganun talaga yung issue niya. Isa pa yun, kailangan natin mapalitan yun para talagang 100%. Confident tayo na 100% na ayos tong si Jirin. So, I think yun lang naman mga papi. Hindi ko alam kung magiging consistent yung pag-upload ko, pero gusto ko lang talaga kayong i-update ngayon. So, kung bago ka pa lang sa ating channel, please, don't forget to subscribe. And, pakilike na rin yung video na to and share mo na rin sa mga social media accounts mo para naman ma-inform din yung mga friends mo na nagbabalak bumili ng 3GP. So I think that's it for this vlog mga papi. See you on my next vlog na lang ulit. Peace out.